tal kong personal. Kung matagal na kayo nanonood ng Top Clans, alam nyo na ang rivalry between these two teams. Oo, talaga nga no, from lower bracket no ngayon, the rematch na last season no, na tinalo nga ng Impunity, itong Nightmare, at sila nga yung naging champions para sa ating Winter Invitationals. Wow. Ang ganda naman ng view, no? This is something I want to see sa mga ibang oh, nakatakot si Sosol, okay. Pero wala pa rin naman yung casualties. I think they can be aggressive here. This is Alilia and the Paramis you're talking about. Pero nako, ang ating dalawang roamers na nakaabang dito sa kanilang purple buffer. Siyempre, mauna pa rin doon si Easy for Lexi. Makukuha ni OP of course contribution in play. Jazz din dito. Baka mapapanish dito. Wala ni Pader! Nako po! One more! Isa pa. At nabigyan doon si Jazz Finn. Sabi dito ni OP, ano, hayaan mo nga ako mag-farm dito. Makulit ka, sige, maraming pader dito. Kung kulit ka, anong kulit mo, Kupra? Kung marami akong pader. First advantage for Impunity. They have the funny, they have the upper hand. And right now, Nightmare is just struggling to delay the farm of this OP. OP talaga, literal. Pag binasa natin yan, napaka OP. Overpowered. Ang hirap talaga habulin ng panin niya as in. Oo, kinumpleto na nga niya eh, OPPI, di ba? Kasi kadalasan pag sila, OP nung hero, OP lang, ganun. Pero sa kanya may OP. Super OP right now for Impunity. One na, first blood, napunta pa nga sa Impunity, yung jungler pa nga nila dito. Pero syempre, of course, 20 seconds bago mag-spawn ang ating turtle. Nakakamay room ah. Oo, nako, pero ito, both side, kami yung target dito. It's more of a rotating, naghahanap sila ng pickoffs dito for both Impunity and Nightmare. Pero, syempre, no, kailangan na nila i-consider yung objectives. Yung napapansin ko for Impunity is, after nila makakuha ng objective, recta, tower sila, recta, objective. So, I think something na kailangan intindihin rin ng Nightmare since, ang hilig rin na mag-clash, no, for Nightmare. Pero, if they don't win it, yun yung nagiging problema. Oh, if they don't win it talaga, they will be in deep trouble. Just look at the top lane. Nagpapaabot yung dalawa, si Boom, saka itong si Tams. Mukhang ambush pa nga, pero I think the turtle is the first, you know, objective na dapat pag-agawan itong dalawa. Impunity, Nightmare, nagpapakiramdaman, and that is the reset na kailangan nilang habulin. They're just poking the turtle around, though. They're just having fun poking it around, no? Hindi pa nila, hindi makapag-commit yung Nightmare kasi nahihirapan sila, lalo na nakita nila yung presensya ng isang Fanny. They can go in. Pero si Jasmine, kumukulit lang sa mid. Trying to poke down Deja. Pero TY, why? Halika dito, Jasmine! Kung gusto mo ng away, pagbibigyan kita. And there you go! Makukuha pa nga ni Fanny yung turtle. Nakuha pa nga ni Boom yung kill. Pero Fanny, he isn't stopping. He even wants to dive mid. Wanted to dive mid sana, no? Pero OP dito, mapaparecall. Nakuha na nila yung gusto nila, which is the tower. Nakakuha pa ng kill. Nagpahabi yung hatak dito, titiyway-way, no? Pati yung Balmod, naglalambot. Look at that. Ang sakit! Ang sakit. Ay. Hindi lang si TYY, pati si Deja. Dati si pangalan niya ba, Deja Poy Poy yung ano, ID? Deja na lang. Shortcut na, no? Yung winter. Pinalit na yung ID. Okay na, mas mabadali po mag-gito. Pero pang ano eh. Jasmine din nata mahaba eh. Nakalimutan ko eh. Pero ayun na nga. We're seeing some engagement coming through. OP, you can stop this guy. But Boom on the top lane. 1v1 with the Tams. Juviana just lost to a Paquito, ladies and gentlemen. Open space, yeah. Pero we're seeing some commitment here on bot lane. Impunity, they wanted to go on to Kami. Kami, what an isolation. Ang ganda ng box out dito ng Impunity talaga. Hindi makakalapit yung Nightmare just to defend their first turret. Pero it's all clear for him. They can like exploit the gold dito ng shield, ng energy shield, no? Ng turret since wala pa namang 5 minutes, no? Oo, 2k gold lead na ngayon for Impunity. Ito rin yung nangyari sa kanila sa game mode. At tuloy-tuloy, wala pa nang nakukuhang pagbabawi dito yung Nightmare Esports at ang big socials nila sa bot side, no? Ang dami nakuha doon ni Luto. And ito rin, my goodness, the carry ni Luto na hinayaan lang for game number 1, nakaskill ng maayos pagdating sa mid to late game. At talagang tuluyan na yun for our first game. And will it be the same dito? Lalo na may Fanny dito, si OP can really create the space dito para kay Luto na makascale up siya agad-agad. Alam mo yung apelido ni Luto? Ano? Sige nga, Luto sige nga. The Luto device has connected successfully. Ayoko na. My joke has died, ladies and gentlemen. Okay lang. Okay. What am I doing with my life?
Akala ko sasabi, magjo-joke ka about your yung sinaing mo. Hindi pala. Ay, hindi. Okay, tapos na. Tapos na yun. Hindi, akala ko ibibitaw mo ulit yung joke na yun. Hindi, don't worry. Naintindihan naman kita. E, tingnan natin live stream chat natin. Baka nakuha ba nila yun? Hindi, buti na. Wala na karinig. Wala na. Okay na, okay na yan. Bitawan na natin. Oo. Balik tayo sa game. Nag-move na tayo doon. So, a quick pause has been called, ladies and gentlemen. Okay naman yung sinain ko so far. Pinapalamig ko lang para makakain na ako tanghalian. Alam nyo naman, pag afternoon person, yung breakfast ko, lunch ko na kinakain. So, ayun. I don't even know what happened there. They just called in for the pause. Pero, as of now, Impunity KH is just snowballing their way towards Nightmare Esports. Nightmare Esports, they're having a hard time into defending, lalo na pag si Justin nagro-rotate, siya pa yung nabipick off ng OP. Eh. So, it's really hard. They need to bounce back from that. They need to at least tighten up their defense and make sure na yung jungler nila is makaporma. Juviana pa rin nagro-rotate, si Kufra nun, hahihirapan silang kunin yun. Yeah, actually kahit nakakaba, well, may time naman ng bouncing ball doon si Jasmine, pero I think naging malaking problema yung nag-invade siya, tapos siya pa yung nahuli doon, and I think hindi siya talaga maka-set up dito. It's more of just to control the Fanny ni OP, pero I just have to say, no, Impunity, nananalo sila sa kanilang lane, hindi lang sa mga resources, sa mga objective, nananalo rin sila sa lanes, and I think to a point na solo kill ni Boom si Juviana sa top lane. So, clear win para sa Impunity. At nagbabalik tayo sa ating match number 3. Still no casualties, no? Natutustain ni Lexi, pero again, until when, no? 5 kills na ngayon yung Impunity, and I think makukuha pa yata nila yung tower on the top side. Yeah, 5-0. Impunity has the lead right now. Parang kanina, when they started things off with Ogtree, 9-0 ang scoreline. Impunity just clearly had the skills coming. Nightmare, I think they're just struggling to find their group. Let's just say it's probably the momentum na meron ng Impunity since they started off the series strong. Talagang they managed to dominate Ogtree, pero Nightmare, they're in the bad side kasi. Kakagaling lang nila sa last game where they lost up against sa Hypersonic. That means tapos sila pa yung kasunod up against the defending champions Impunity. That puts a lot of pressure towards Nightmare. Now, Nightmare, inaabol. Grabe naman yung OP. Saan ang galing yun? Grabe yun, no? Far from home yun, ah. Sabi ko, nag-sprint dun si Kami. Ito sabi dun ni OP, saan ka pupunta? Sige, okay. Diretso ka na sa base mo. Ultimate dito, binato. Jasmine nahuli. At ngayon, si Sosol, kina-cancel pa dito. And OP takes him down. 8-0 ating score. 4-0 gold lead para sa Impunity. At ito yung nangyari sa game number 1 natin. Ganito kabilis yung pagte-take ng objectives ng Impunity, at may reason rin kung bakit nila inuna tong Fanny na to, no? Talagang napaninindigan nila yung kanilang choice ngayon. And I mean, considering na Balmond pa yung kalaban mo in terms of taking objectives, Impunity, napakaganda ng pinapakita nila ngayon. Napakaganda talaga. It's 8-0. The scoreline is really, really crucial. Fanny just goes in. Walang makakapigil sa Fanny to. Even the turret, nothing can stop this guy. OP just destroying the entire Nightmare ng ganun na ganun na lang. Pumapasok lang siya doon, making sure na he get those kills. Talagang he's just waiting for the right opportunity. Now, Boom, trying to at least poke itong si Kufra, pero may nakasakit talaga ng Impunity. Just look at the scoreline. We've seen this before. Nakita natin to nung game number 1. 9-0. Impunity still has the lead in this game. Even the turtle, napakaganda. Oh, ibang klase talaga yung Impunity, no? Talagang eager to defend their championship title. Hindi lang daw winter, pang summer rin daw sila, no? Gusto rin nila kunin itong summer invitational na magaganap ngayon, no, to defend their title. Lahat ng turtles nakuha dito ng Impunity, ha? At dami nilang towers na nakuha. He's too easy for Lexi. Try to make in some place, pero wala pa rin. Grabe yung Impunity, no? Uy, pumasok pa nga doon si Ovi. Oh, grabe! Okay. Shutdown doon. Masyado, sobra na daw yung pagkapasok, at mapaparish pa rin yata dito si Boom. Okay, makakatakas siya, pero may kunting bawi naman doon sa tower. Yung Impunity doon sa bot side, no? A little bit too overconfident from OP. Yeah, nakapasok siya doon, pero yun nga, may towers pa, at there was a shutdown. A win para sa Nightmare since may additional gold pag na-shutdown mo na ngayon yung isang hero.
Grabe talaga. The pickups were there. Even Paquito surviving that onslaught. Nailatag na lahat, pati ng ultimate, pati yung real world manipulation just to make sure na hindi siya mapapatay. Pero nasa Paquito, he's really flashy. I think yung ginawa dito ni OP, he's just trying to create space. They're just trying to distract them, get their attention para sa kanya mag-focus. Para iba niyang teammates trumabaho on all sides of the lane. Bottom lane, we've seen right now, sobrang linis. Ang natitira na lang yung inhibitor turret dun sa loob, yung inner turret. Pero ayun na nga, nakapitas pa sila ng isa. Juviana, nowhere to go. I think this could escalate onto something else. Too easy for Lexi will be the guarding this turret, pero saglit lang. Pero why? Why is the pause so okay. Rampant in this game? Okay. Yep, pause is called here by Impunity, no? So, sandali lang daw, sabi ni OP. Sandali lang daw, mag-break muna daw siya sa cables niya. And syempre, of course, our teams, kailangan nilang ayusin muna, no? Bago tayo bumalik sa ating game. Pero, yes. Nako, Impunity KH, no? Patuloy-tuloy, Vince G. Kanina pa from game number one. At hanggang ngayon, consistent sila. At sana all consistent, no? Sana all. Oo, consistency is key. Kasi, it no doubt, Impunity KH, they won the series. I mean, they won the 2021 Winter Invitational. They started this group strong. They win against Oak3. Tapos nakapagpahinga pa sila ng isa. Wherein ito yung third game, nakita pa nila kung paano maglaro yung Nightmare. Although, yes, parang kinala na nga nila kung paano maglaro yung Nightmare. I mean, parang anong ginagawa nila, talagang let's try to crush Nightmare Esports hopes and dreams para hindi na sila pwedeng makipag-on par sa atin during the playoffs. So, Impunity KH is just adding so much alcohol into those wounds. Nightmare Esports, they just come back from this loss kanina dun sa DNS Hypersonic, and that means the momentum isn't on their side. It isn't on their favor. That's why it's really hard to bounce back. Lalo na nakuha pa ng Impunity KH yung Fanny. Oh man, insult to injury indeed. Talagang ano no, pag pinerspect mo isang hero, I think there's that level of confidence, lalo na parang alam mo possible na para mga counter picks yung mga susunod na ilalabas ng kalaban. So I think it's a massive respect para sa Impunity KH. And I think for game number one, no, to a point na rinespeto rin yun ng Oak3 na tinanggal nila yung Fanny. So I think other teams na nanonood ngayon sa mga VODs, sa mga laro ng ating mga players, no, it's the take input. I mean, I'm pretty sure natatanggalin na. Hindi lang pala yung Johnson, no, pati na rin pala yung Fanny dito sa region ng Cambodia, ng Laos. It seems to be a very, very popular choice. Kasi alam mo, Vinci, kanya-kanyang meta yan eh sa iba-ibang regions. No? So minsan sa Pinas, di ba? Okay, patok tong hero na to. Pag sa Cambodia naman, Laos, ito yung patok, di ba? At nakikita natin yun, up to the Johnson, even the Fanny. Yeah. It's all about the popularity. Hindi na naman sa popularity yun eh. It's all about how you execute the hero eh, no? So, if ever nga na popular, kunwari si Fanny, tas hindi nyo naman ma-execute yung mga cable hooks na maayos, ay, nako! Siyempre, parang huwag na kayo umasa. Pero, we've seen right now that Impunity KH and can really, really use this Fanny so well. Like, the previous seasons talaga, they dominated the Fanny, and of course, they are going to get that respect para sa Fanny. So, let's expect in the upcoming games later on, and of course in the playoffs, baka mamaya i-respect mo nila yung Fanny. Baka nga mamaya 100% ban rate tong Fanny, ayaw nila pagamitin eh, because you know, it's a killing machine. It's a really killing machine talaga, na he can get a lot of kills with the mobility na kailangan niya. Oh, hindi pa naman kasi na-nerf yan, and I think it's still very viable naman ngayon, no? Lalo na parang pwedeng yung ginagawa kasi ni OP dito is inuuna niya si Sosol, which is the Eve, yung mga main damage dealers dito for the side of Nightmare Esports. Kaya naman ang hirap rin na pumasok or maka-setup doon si Jasmine, kasi every time magsi-setup siya, no, either down na yung kanilang main damage dealer, and then wala na, ang hirap na rin pumasok sa clash, no? So but and not to mention na sa kanila pa yung map control, so difficult here for Nightmare Esports. It seems like, well, day number one, no, it's not going so well for them. Yeah, unang araw pa lang to, no? Kailangan talaga bawal kang alatin dito, kailangan talaga focus ka sa goal. Kung hindi ka man lang mag-top, yung goal mo is to qualify dun sa play-ins. Yung play-ins kasi yung pinaka madugo sa lahat. I mean, you will be facing on a best of five. You need at least 3 wins in order to proceed towards the next day. And of course, you don't want that. Gusto mo agad nakaabang ka dun sa ating upper bracket next round nun. So, kasi when you're in the upper bracket, that means, I mean,
if you're in the bracket na, that means you'll be playing for at least 3 games. So best of 3 lang na mahahabuli mo doon, pero pagdating sa finals, masyadong madugo. So kailangan mo ng 4 wins, best of 7 ang kakaharapin ng mga teams natin doon. Just like what happened sa ating nakaraan. I think na 4-0 yata ng ano eh. Na 4-0 yata ng itong Impunity KH yung IDNS last year. Walang panalo eh. Oo, 'di ba? Para tas yung IDNS pa yung naghihintay sa grand final stage. At imagine mo yun, no? Iba, I think ano eh, may buff kasi yung lower bracket, no? Ibang klase rin kasi yung gapang. I mean, to think na kung ginapang mo na yung lower bracket, I'm pretty sure, 'di ba? Parang pagdating mo dun sa grand final stage, sige palag na tayo kasi 'di ba ginapang natin 'to, ibang klaseng grind din yun. And I think, ano rin, it's more of nadala ng pagod, nadala ng determination. It's yes. Really difficult. No? Pinag-usapan na natin yung playoffs. Wala pa nga yung playoffs. Pero yun, usually ganun guys yung nangyayari sa playoffs. So, hintayin natin kung sino magko-qualify dito sa ating group stages. No, it's still the group A stages right now and we're still having our match number 3. At habang hinihintay natin yung mga players natin, no, huwag nyo kalimutan na this is the Tagalog live stream, by the way. So kung gusto nyo manood in Indonesian, in Thai, alam ko may Thai broadcast din at saka English, yung English saka Thai, English and Indonesian available siya sa Facebook, and for the other regions, no, available din siya sa Twitch at mga ibang broadcast channels ng Top Clan. So ayun, pwede pa rin naman kayo manood ng mga laro doon. So if you prefer other language, or for our other viewers here that are looking for the English stream, it's on Facebook. And you're wondering why it's popular here in the Philippines, is because you can actually use or we can actually watch stuff on Facebook without paying. So free yung Facebook, diba? Tama ba ako, Vince G? Diba may free data, so pwede yung Facebook isa sa mga apps na pwede mong gamitin. Yeah, Facebook is one of the accessible apps talaga out there. Wherein yung mga subscription natin dito is, you know, they have Facebook. They have free Facebook. They have a limited data allocated just to use Facebook only. So, yeah, compared to other social media sites like YouTube, ganun talaga. And I don't even know why we're discussing that. Pero, yeah, in terms of being popular, Facebook, ang dami na nandun na lahat. Pwede kang mag-shopping, pwede kang mag-date, pwede kang manood ng streamers out there. Pero, syempre, dahil nagpapasalamat pa rin kami sa inyo dahil you choose to at least watch dito sa YouTube kahit papaano. Some of them. Vince G, no? Parang ano, tayo lang nag-uusap eh. So, nakakatuwa na ang dami tumatambay dito sa ating Tagalog broadcast. But yes. Here comes Vince G, no? Makatok na yung Lord sa ating top side, no? Makukuha ng Impunity ang more objectives, no? And I think I really admire this team for you know, getting in the objectives before they try to go in for the push. Ito na. Grabe, the pushes are there. The Lord will be doing additional damage to the turret. Just look at the damage. Boom, just went in. Slaughter Soul. Here comes OP trying to dash in. Sip out the table ties. Kami just getting the kill once. Trying to even up the score. 1-1. Pick ups. Now, 4v4 situation. Towards the goal. The base is their target. The Lord will be taken now. Oh, si TYY is there. He has that immortality. Buy some time for Deja. Too easy for Lexi. Will be chasing Deja down. Hindi ako nag... Bakit ako nag-English? Hindi to English broadcast. Pero yung ultimate dito ni Balmond hindi tatama. Oh my. I'm getting carried away sa mga nangyayari. Alam mo, Beats G, may napapansin din ako dito sa Nightmare. No? Ang galing nila mag-diff. Kasi napapa-atras nila yung kabilang team. Di ba kanina rin yung nakalaban nila yung DNS? Ganon! As in, dapat pala nasa base tapos doon sila papala. Kaya nga, almost to. Oh, yan. Yeah, almost. Na. Masyado ilang nag-overstay na kasi dito. Oo, nag-overstay dito. At, yeah. Oh, si kasi, I think yung gusto niya gawin doon is iprotektahan sana si Ludo. Pero masyado na siya malalim to. At nagkumpul-kumpul na yung Nightmare. And this is it, no? I wanna check the items later on kung may oras tayo, no? I think nakakuha na si Kami ng golden stuff. So, all of the core items na kailangan ng Claude nandyan na naka-average pa pala siya. So, it really sped things up. 30 seconds bago mag-spawn ng ating Lord. Pero, syempre, friendly recalls from both our teams since sabi ko nga, no? Nagkakatapatan na tong dalawa na to. Magkakilala na rin sila. So, ayun. Ganito pala, no? Pag kalaban mo yung mga kakilala mo, mga kaibigan mo, tamang tipi lang doon. Pero syempre, huwag ka magpahuli kasi may Lord dito.
Uy, TYYY, mag-iingat ka sa ginagawa mo kapag ikaw nahuli, yun ako, walang iyakan. Pero he's just confident. Alam niya na ibabackup siya ng kanyang mga ka-teammates. So they're just waiting for Nightmare to just come out. Nightmare, yes, they're good on defenses, pero there's something kulang eh. May kulang pa sa kanila ng depensa. Yes, they can hold it in, pero somehow ang Impunity, nakagawa din sila ng paraan para mas lumakas pa to the point na hindi na makakasabay ang Nightmare. Ngayon, the Lord is there. Next target objective lays down on the Lord. Nightmare is just waiting for an opportunity to strike. Jaspin, pinalipad ng Lord na bulilyaso ang kanilang atake. Are they gonna go in? Oy! Eto na ang real world manipulation. Simulan na natin. OP is just getting one kill. Makakuha pa ng isa. Pero the Faramis just used the ultimate just in time para makakuha ng isa. Joviana na wala sa mapa. Susunod ka na sa hit list natin. Pero si OP, mawawala na rin. Oh my! Tinutuloy pa. Ang sakit, pero si Luto, niluluto na ang hapunan. Mga kaibigan, getting three. Mga NTYY running low together with Luto. Deja Poy Poy will be committing onto Lexi. Lexi, you have nothing to do. Kahit nagpaikot-ikot ka pa na parang Beyblade, sasagritin ka lang namin. Wipe out ang sagot ng Impunity. We don't need the Lord, baby. We can end this. Oh man, kahit nahuli doon si OP, nakuha niya yung Lord at ngayon si Jasmine na lang yung uling natitirang magde-death dito. Nabuhay na rin si Juliana pero magka-tower lock na dito yung mga members ng Impunity. And I think ang ating Winter Champions ay makakakuha ulit ng isang puntos sa top clans in Impunity KH. Nagpapainit pa lang ng ating Summer Invitationals. Literal pa init kasi galing silang winter, di ba? Talagang, syempre, gusto rin na